Pidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inaasahan ng PAGASA na bababa ang bilang ng bagyong papasok ng Pilipinas ngayong taon. Mula sa dating 18 hanggang 21 tropical cyclones na karaniwang nananalasa sa bansa taon-taon, sinabi ng Weather Bureau na maaaring umabot na lamang ito sa 11 hanggang 14 cyclones. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Aldzar Aurelio, bungso dito ng epekto ng El Niño phenomenon na inaasahang mararanasan mula buwan ng Agosto. May posibilidad din na bahagyang habagat o southwest monsoon ang maranasan sa bansa dahil sa posibilidad ng high pressure area o tinatawag na anti-cyclone sa silangang bahagi ng bansa. Inihayag pa ni Aurelio na dahil sa El Niño, hindi magiging malamig ang panahon pagsapit ng Burr months. Nagbabala ang isang Chinese official sa posibleng alyansa ng ilang mga bansa sa Asia-Pacific. Sa isang security conference sa Singapore, sinabi ni Chinese Defense Minister Li Xiangfu na anumang alyansa na kahalintulad ng NATO o North Atlantic Treaty Organization ay magpapalala lamang sa sigalot sa rehiyon. Sinabi ito ni Li kasunod ng paglalayag ng military vessels ng Amerika at China sa Taiwan Strait. Dagdag ni Li na ang kailangan ng mga bansa sa Asia-Pasipiko ay kooperasyon at hindi pagkakawatak-watak. Hindi man direktang tinukoy pero nagpahiwatig ang Chinese official laban sa Amerika na sanhian niya ng regional instability. Ang security conference ay dinadaluhan din ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng pagtaas muli ng aktibidad ng Taal Volcano. Mula sa dating higit sa 3,000 gas emissions mula sa Taal Main Crater, sinabi ng PHIVOLCS na tumaas ito sa halos 6,000 base sa monitoring nila mula noong June 1. Tumaas din ang ibinubugang voluminous steam-rich plumes mula sa bulkan na umaabot ngayon sa 3,000 meters. Kasabay nito, pinayuhan ng PHIVOLCS ang mga residente malapit sa bulkan na huwag lumabas ng bahay dahil sa posibleng acid rain na idulot nito. Nanatili naman ang alert level 1 sa paligid ng Taal Volcano. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.